Who's together with me? Is Kuya Herb. Yo, dalin dalin mga kaibigan, pasensya na medyo matagal, kailangan lang talaga mag-antay para nga naman sulit ang inyong papanoorin sa ating series 2. Mga kaibigan, Diverse Dire versus X-Play Emela. Ayan, magandang Emela. Ayan yung mga yung mga narinig-rinig ko eh, talagang malupitan yan. Pero uy, sparring YOLO pala. Ang maglalaro dito, tsaka si Vigo, tsaka sila Lancy. Kazen, James, di ko pa masyado kilala, di pa ako magkakilala. Pero for sure, sooner or later, may kilala din natin yung mga yan na dadahan lang muna, syempre, pa isa-isa lang tayo. Oo, kalma-kalmahan nyo lang. Kalma-kalmahan nyo lang. Lahat na dumadaan sa isang proseso. Trust the process. Mga kaibigan, ikaw nga ni Kuya Nico. So, mga besties, sooner or later, malay nyo, itong mga to, si James, si Lakizen, makakita si Just ML Challenge. Oo, tama ka dyan. Pero eto na nga, ang kukompleto sa dalawa. Uy, ginamit nila yung manager ng next play. Si Baby. Nakalip nga pala yun. Shoutout. Oo, ginamit. Ginamit nila. Walang gamitan ng manager. Baka mamaya, ano dyan sila, ano. Kamukha nga. Sila YOLO. Kasi kamukha ni Baby yung X-Borg eh. Sa true. Hirap nga naman niya yan para sa kanila. Pero uy, Louie, na rin to. Pero YSS, makikita ulit natin sa larong to. Yuzong pick naman for the next play. So alam naman natin kung gaano kasakit yung Yuzong ngayon. And tingnan lang natin kung paano nila mamamaximize yung gantong pick. Sigurado naman na pag-aralan niya ng both teams eh. So kung alam paano nila kukontrahin at kung paano nila gagamitin. So tingnan nila natin sa ating game number 1. Kung sino nga ba yung makakauna at makaka-advance sa ating top 16 o top 32 teams. Pero eto na nga, mga kaibigan, ang ating game number 1, best of 3 series, Dire versus next play, Emela. Ito na nga sa ating red side. Baka virus to sa kanyang Yuzong. James naman sa Thames. Baka ito para sa kanyang Farsa. Baka Zen. Baka Kazen to for the Bruno and YOLO for the Grump. Timba ka pala itong mga to, mga besties. Sa Dire naman dito at Dire... Sa Team Dire, ladies and gentlemen, ayan, Dire, si Regent sa Dota yun, di ba? So, sa Team Dire naman, ladies and gentlemen, Johnny QT for this Uranus, Friends naman dito for Louie, Jansy for, ha? Alin? Aishun. Ayung naging... Friends. Oo, oh, no? Friends. Friends mga kay Gufra. Best. Gufra. Pagbabalik for this, Ayisan Shin ang pagbabalik. And the Dane naman dito for the X-Borg. Guys, yung mga pangalan, napaka-unique. Napaka-lulupit na mga pangalan. Instead of P, ginawang F. Baka Friends talaga yung pangalan niya. Friends. So, Jarrett said, Friends. Parang ano, pre? Parang merong natanggal ng ngipin sa gitna ng ano. Parang naanahan, natanggal na ano. Uy, Tikulong. Grabe nga naman si Virus dun, pero patay pa rin dito. Killing that Yuzong with the bouncing ball. Pero baka team or next play, Emela, is kailangan talaga nilang kumuha ng mga bagay-bagay dito. So yung top lane, medyo naging maasim for the team of next play. So eto lang, bouncing ball, ibinigay agad. Pero oops, medyo na-lit na nga lang yun ng bahagya. Medyo masakit din yung damage nung Louie, napapansin nyo. So kailangan lang i-protect ng next play dito, yung marksman nila. Para maipanalo nila tong game number 1. So yun lang yung kailangan nilang ingatan. Yup, tama ka dyan. Pero eto na, naku po, 1-0, pasok in, naku po, yun lang. Si Lancy dito, nabigyan naman ng team, another team Dire. So yung team baka medyo nahihirapan muna so far, mga best of. Di rin natin expect kahit na yung Dire, ganito pala kalupit umerly. Siguro nagulat din ang next play MA. MLAH dito kung sakasakali. Kasi ang pinakamahirap na kalaban nga dito sa community kaya pa yung team na hindi mo kakilala. Oo, kasi may pasabog effect sila kaysa naman dun sa mga team na kilala na. So, kilala naman talaga yung next play dito. And especially YOLO, kilala siya na kung sa laruan, nandyan talaga yan. Pero syempre, katulad nyan sinasabi natin, may mga team na umuusbong, biglang susulpot na sobrang, lalakas pala na itong mga ganito. Pero tingnan natin, kasi na-earlyhan talaga sila eh. So, tingnan natin kung mamamaximize nga ba ng Dire yung early potential ng mga heroes. Ang masaklap dyan, kilala sila YOLO. Tapos din nila ilala yung kalaban nila, no? Ayos nga sila doon kung sakasakali. Pero ito, sa bottom lane, ako po, Matic, flicker out. Di naman kagad for Kuya Dane nanin doon sa bottom lane with si X-Borg. And ito, ang asa members of Dire dito trying to do some backup. Pero I think, si Louie. Oops, it's a joke only.
And it's a prank. So let's go. It's a prank lang yan, mga kaibigan. Pero oops, tingnan natin. Bouncing ball. Binigay agad dito sa middle lane. Pero medyo malalim yun para sa kanila. Flicker out naman para kay James. Uy, teka lang. Mukhang papasok ata yung isa. Pero ito naging dragon. Pinakawala ang dragon. Talaga namang sayaw. Sayawan lang kung meron man. Pero mukhang kukuha na nga lang ata ng objectives dito. Pero at least nakapatay si Baka Virus to. Oo, tama ka dyan, Kuya Herb. Pero yun sa bottom lane, ako po, simpleng pagbawi ng ML, NXP ML ah. Napakahirap naman sabihin naon neto ng team neto. Pero yun, the first turtle of our game, ladies and gents, and na-reset sa top lane. Ito, Johnny Cutie against this Baka Virus to. Ako po, lamang pa rin ang isang dragon. Nakasasin emblem, masakit talaga yun, sir. Kakaiba talaga yung sakit na kayang ibigay niya. Pero YOLO dito na pabalik pa nga. Tatlo kalaban niya. Pero aalis na lang siya dito at magsisecure ng blue buff yung marksman nila kasi alam nila na kaya naman nilang pumalag. Ang problema lang, na-earlyhan lang sila. Pero at least nakabawi na dun sa early at medyo lumalamang na 500 sa gold yung next play ngayon. Exactly. Tama ka dyan din, Kuya Irv. Pero this time, mga besties, tamang farm lang din, especially for this next play ML, they're funneling Bruno. So, kailangan si Kazen dito. So, kailangan mag-sulit ang pagpa-farm din ni Kazen. O, successful. Ang pagpa-farm nito. By the way, mga tropa peeps, shoutout sa 516 shares that we have. So far, as we have promised ni Kuya Irv dito, if we reach 1,000 shares, we'll be giving out 500 diamonds. So kung 2,000 shares to, edit 1,000 diamonds times 2 ang pamimigay natin. Okay? So back to the ball game, Kuya Irv. Ito na nga mga kaibigan, bouncing ball na ibigay agad pero masisecure ata ng team ng NXP to. Pero Janzel naman, papasok lang din naman sa loob. Ba't nakuha pa din ng Bruno? Uy, napakagandang wild charge nga noon para sa kanya. Pero James, lalaban din naman, napabalik pa nga sa nakaraan at Lafia, Prince pa nga. Prince na lang ang napili niya, medyo mahaba kasi yung pangalan nila at hindi ko rin alam kung paano basahin. Kasi imbis na P, ginawa nilang F pero okay lang, nakapatay pa rin sila dito. 3-4-1-3 nang nangyari and middle turret, mabibigyan pa nga Feather Airstrike naman for the Farsa. Nagbigay ng space para sa kanila at makuha itong middle turret for the team. Next play, MMA. Ako, mapakaganda. Baka yun ulihan, mga kaibigan, sabi nga dito ni Linda Dominic, shoutout sa'yo. Uy, si Linda! By the way, shoutout nga pala, shoutouting kay Yolo ha. Ayan, napakalupit ng retry niyan last time ng tournament namin sa Facebook Gaming Creator. Naagawa kami ng Lord. Yun lang! Naagawa kami ng Lord. Basag kay Yolo, shoutout sa'yo, Yolo. Huwag na nating ulitin yun. Then nawalan siya ng nawala siya sa call. Sabi ko nun tinawala na ako na sa kanya na pre, di na ako mag-ulti. Ano yun mo na? Sa'yo na yan Oh, retry mo na. Yeah. Kasi Exburg ako eh. Walang Joe, di pala niya ayang malasit yung Lord. Ayun. Pero tignan natin dito, mukhang may chance yung nakakita. And the bouncing ball ang ibinigay pero mukhang mapapatay pa din siya dito at nabigyan ni Baka Kazen to and Bruno pa nga ang nakakuha ng kill na yon. So talagang aangat ang pera dito. Nakabounty pa nga rin siya pero Johnny, Cutie, Johnny, yes papa, hinahabol dito ni parang Virus. Oh my G, medyo masakit nga naman yung damage niyan kahit hindi siya tumitira at yun nakita mo yun, yung spinning wheel niya, yung parang fidget spinner sa katawan. Masakit yung pagtumama. Talaga namang yappy doodle pag tinamaan ka nun, sir. Tama ka dyan. Kuya Irv, 3-6 ang ating score this time, 6 minute game time na rin tayo dito, 3k gold in favor of next play MLA, pero ito na, naku po, makakakuha na yata ng pang-apat na kill dito ang team dahil, pero hindi, naku, hindi nila kinumit yun ha, I really don't know why, siguro alam nila na, kaya yun, baka ngayon palang padating yung NXP dito, napitas na nila yung thumbs na yan, if ever. Ngayon, sila patuloy nakuha na ng objective. Yung pa, nakuha na. Diba? And then, maganda rin naman yun kasi at least hindi nila ginaw. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang mag-go pa silang isa. Pero contract inferno naman para sa kanilang Thams. And namulado pa yung tropa. Wala nang Firaga armor. Yolo dito, medyo advanced lang din naman. Yung dragon pinasok na sa loob dyan. Ito naging casualty. Mapapatay pa nga rin pero hindi pa tapos ang dragon. Mga kaibigan, pangawalan medyo malalim lang naman na nadaanan ng super fairy sa loob, pre. Laki na eh. Papasok, may super fairy dun. Skateboard. Skateboard dun. Grabe, pagka binato nga naman ng skateboard niyan, mga bestie, wap. Pero ito, naupo ang pagbabalik. Uy, dito mama, lang ng konti. Sabi, ulti lang din para kay Lancy. And this might be the second tower push naman ng NXP Predator and NXP MLA. And if you're gonna take a look, 4-9 ang ating score dito, napaka-dominante ng NXP. Pagdating sa gold lead, it's already 5k na agad. 7 minutes pa lang pala tayo. Pero kanina, lamang yun, Dyer. Yeah, lamang sila ng early stage. So, naibalik agad ng NXP MLA yung pagkakataon nun or yung error nila naayos agad nila as early as now. So, yung top lane pa is parang para sa akin yan, yung there dito pressure. Aray,
sa lahat ng speto. Kita mo yung damage. Yung damage, Uranus yun ha. Uranus yun. Papaalala ko lang mga kaibigan, YOLO dito. Kinokontest ang lahat ng pwedeng ang i-contest. Pero oops, si Janshiel mukhang YOLO na lang ang mababraso dito. YOLO lang may brasong matindi. Mga kaibigan. Pero oops, nakuha pa rin ang objective. Nakulong pa nga yung tatlong player. Grabe. Nakapasok. Mga kaibigan. Napakalupit na nga pinapakita dito ng NXP ML ha. Pero wala. May, so far, nahihirapan ng Dire dito. Parehas naman din sila naka-funnel actually. Naka-funnel din sila dito sa ano sa YS. Ang problema nga lang, mas nag ano, mas nag stand out dito yung ano yung Bruno 402 Kaizen naman ay si pagbabalik naman dito 300. So hindi nagkaalay, isang kill lang lamang ng ano, pero pagdating sa farming na nakukuha, eh, tingnan mo naman 7.4k. Wala nang pero 7.4k yung Bruno. So, 5k lang kaya ano, kaya ang pagbabalik. Diba? Tsaka pag tumama yung critical damage niyan, talaga namang stanini, masakit-sakit pa yan. Masakit pa yan sa pinagpalit sa iyo. Ayun yung mga mararamdaman mo, pero option top lane natin, lalaban sa apat, buhay pa rin naman mga kaibigan natin. Tignan mo naman yung damage niya, pero hindi pa rin niya kakayanin yung damage na kaya i-provide ng mga kalaban niya. Pero habang nangyayari yun, kumukuha ng dalawang objectives dito, yung next play MLA, possible tatlo pa nga eh. Grabe. Diba? Ito pa nga bottom lane yung pwede nilang kuhanin dito, and ito na nga mukhang piniflex na makakakuha pa ng tatlo. Nice setup yun! For the ano, Louie, ang ganda nun, sir! Ang ganda nun, talagang malupit, malupit yun. Na ano nila, nadali nila yung ano yung sikretong ano, sikretong recipe ng team basbas. Oh, sikretong basbas ng team Dire at nakita natin potential. Siguro talagang hinihintay lang din nila na ano na magka-item din si YSS para sumakit. Tsaka din sila magbibitaw dito ng full potential nila. Pero so far sa ngayon tamang ano lang muna, tamang depensa lang muna ng tier 3 tower kumbaga. Pag pinakawalan siguro yung dragon, pwede na. Release the dragon. Parang ganun. Pag pinakawalan yung dragon sa clash, yan, pwedeng makuha ng next play yan. Pero habang walang dragon, magandang ginagawa ng Dire, minamaximize nila lahat. So, yun yung din ang nangyayari ngayon. So, kailangan, next play dito, makaramdam na, na sama-sama na sila lahat. Kasi kung iisipin mo, wala na silang ipupush dyan eh. Yung ano na lang, third tower na lang mismo nung Dire eh. So, kailangan nila magsama-sama dyan. Speaking of sama-sama, magkakasama na ngayon apat dun sa top. Samantalang James dito, kumukuha ng objective, pinapaangat lang nila. Tama, tama. True. And for this, mga kaibigan, 6K gold lead in favor of next play dito. Grabe, bumahit time si Johnny. Yes, Papa. Pero mukhang madadali kaya yata while you're eating sugar, no, Papa? Telling lies, takbo na, ladies and gentlemen. Pero hindi siya kinumit din doon, ha? Kung tutusin, pwede siyang i-commit doon. Tapos, syempre, pupunta sa teammates yun. Tsaka, amoy go ng tuluyan, di ba? Makunachi on the floor, eh. Makunachi. Oh. Tapos, 16 seconds bago mabuhay yung Sanctuary Lord. So, hindi na nila, hindi na nila gustong magkaroon pa ng mistake doon. Oh. Kasi, pwedeng makuha pa ng Dire yun, eh. Kasi, may marksman din sila. May marksman din yung next play. So, kailangan maging maingat yung pares na team. Kasi pagka nabuhay yung marksman ng next play, pwedeng sa next play. Pag nabuhay naman yung marksman ng Dire, pwedeng sa Dire. So, kailangan steady goalty lang. Yup. Tama ka dyan na Kuya Irv, mga bestie wap. And this time, kinukuha na yung Lord ng NXP, next play ML. So, hindi kita kinokontest ng Dire. Ito na nalaman nila. Ako, lumabas na si Dragon. Release na Dragon, mga kaibigan. Mukhang it's a kumpo fighting pa nga. Lalapitan nata si Baring YSS, pero masakit yung 9 damage. Uy, nakita mo naman, napaangat pa nga. And babalik ang buhay na dito. Sinabiyahin tatlo. Lalaban, naman para sa kanya. Lalaban at lalaban. Pero ito na ngayon, last insanity para sa iyo. Pero katakas pa rin siya doon. Natulak pa ni Paring YOLO doon. And nakakuha na naman ang another objectives dito. Ang XP. Grabe naman doon. Ako, Kuya Herb, mukhang ito na yata. Di pa natin sure natin masabi na this might be the final push of NXP, our next play MLA. Pero kasi, yung Dire din dito, yung Yi Sanshin, di pa natin nakikitaan ng instant damage output. Si Louie ang masakit, sobra. Nakita natin na talagang pagka nag-online or pagka bumitaw, maganda lang yung setup niya. Sure ball. Mala-impacto yung damage niya, mala-impacto. Talagang kakaiba yan. Pero para sa akin, as long as may dragon, napakagandang wild charge naman yun para sa kanya. Pero tingnan natin dito, chancel mabibigyan pa nga. Kulang sila ngayon ng tank. Wala nang tatangke ng damage para sa kanila. Plus, itong si Johnny, yes, Papa, nasa middle lane pa nga. And bottom lane naman natin, ang Sanctuary Lord top lane din is already pressured for the team mga Dire dito. So tingnan natin, Feather Airstrike na ikasa na, mga kaibigan. At mukhang makukuha na nila yung objectives na gusto nila. Nakapasok na ang kalahati ng paa ng next play ML.
dito sa laban natin. Pero tingnan natin tong middle lane na gusto lang kuwanin. Oops, last insanity pa nga. Napakaganda. Dragon, pinakawala na naman sa pagkakataong ito. At mukhang lalaban pa. Mukhang may matasalya pa ang tatlo. Pero hindi, napatay pa rin nung YSS yung isa dito sa fighter. So, they disengage ngayon yung tropa ng NXP kasi medyo malalim yun para sa kanila. Kulang pa sila. Kaya nga, mga bestie wap. So, this time, NXP MLA, disengage muna. Pero at least, kita mo naman ha, yung pressure ngayon ng Dire. Basag yung baba nila, basag din yung bottom lane nila. But still, well defended for Team Dire. At least, they can still survive for this game number 1 pa lang din naman tayo dito. Napakainit ng boxing, 8-11 ang ating score. Pero halos 11k gold lead ang meron. Siguro para sa akin, kontrahin na ngayon yung pagbabalik yung damage sa kaya yung provide ng Dragon tsaka ni Bruno. Pwede siyang mag Wind of Nature. Kasi si Jansil naka Twilight Armor na eh. So 900 na lang yung kayang ibigay na damage yan for 5 seconds. Though, pag tumama yung damage, magkukuldown yun 5 seconds. Eh kaso, pag nino-normal-normal ka, sunod-sunod, aliwala din. Aliwala din, di ba? Matatanggap mo pa rin yung pure damage na kayang ibigay sa inyo ng isang Bruno. Pero eto, tignan natin si Jansil kung sino yung pwede niya makuha. Pero uy, naku po, medyo masakit na nga rin kahit pa paano. Buti nakatakas pa. Pero Dragon, pinakawala na naman dito sa pagkakataon ko. Mga kaibigan, lumipat na kabilang mapa. Lumipat ng ibang mapa, mga kaibigan. Umali. Sumakabilang mapa muna ng konti. Pressure pa rin naman ang pinoprovide nila dito sa top lane naman. Pero, well, up until when din naman, kayang maghintay ng next play na hindi nila natatapos yung kalaban nila. So, that's the question for them. Na, wait lang, hayaan pa ba natin na magka-item pa yung Dire before we going to end this game? O gawa na tayo ng paraan para matapos natin habang hindi pa ganun kasakit si pagbabalik? Diba? Kasi pag tumagal, mahirapan din sila nyan. Kita mo yung Louie, oh. Mm-hmm. Yung Louie tsaka Kufra, pag nahigo, pag na-vacuum, sabay pasok ng Kufra, bouncing ball, yun, hirap sila dun. Talagang wala silang kawala dun, mga kaibigan. Siguro inaantay na lang dito ng next play na magkaroon it ng level 2 Lord. Oh. Tapos tsaka sila Bob, tsaka sila makikipagparagan. Yun ang dito, yun ang maganda gawin dito. Item check lock, item na rin si Bruno. Dito, Endless Battle, Berserker's Fury, and BOD. So, napasakit na nga nito. In Farsa as well, ha? Nako si Farsa with the glowing god lightning truncheon. Nako po. Holy crystal na lang, masakit na yan, sir. Holy crystal na lang. Tapos distansya na lang siya, no, layo-layo lang. Pag clash bitaw-bitaw ng ulti, makatama ka ng isa, hati buhay niyan, panigurado. So, that's gonna be the challenge for Dire ngayon. How are they going to make these things around? So, feeling ko mag-engage to ng 2 team fight eh. Tapos kukuha ng solo lord si Bruno. Pwede. Parang ganun. Basta mapalabas lang yung dragon eh. Kasi malalim na rin yung binaon sa kanila na next play eh. Yung mid tsaka bottom yung binaon sa kanila, yung top lane. Flow ng mid, medyo okay pa eh. Pero tingnan mo naman yung bottom lane, mga kaibigan. Laban talaga siya. Papatulang ka niya, hindi nagbibiro yan. Huwag ganyan. Ang lakas kasi nung niya. Ang lakas kasi pre nung spell bump niya. Sa totoo lang ha, lakas talaga yung spell bump ng Yuzhong. Kung sa mga Yuzhong players dyan, alam nyo naman yun. So, kaya nang musga dun sa damage sa kayang i-provide niya. Yup, isa na ako doon. Tingnan natin dito, Yuzhong mukhang nanggugulo lang. Nako po. Yuzhong here. Opa, ito na. Hindi, Feather Airstrike, mga besties. 16-minute game time tayo dito. Lord has been taken by NXP again and again for the second time around. So, mid lane pupunta. Now, the question here, de-depensahan pa kaya rin to talaga ng Dire o this might be the final push. Para sa akin, kaya pa rin to depensahan hanggang ngayon sa level 2 Lord. Kasi may Xborg sila eh. May Xborg, meron silang Louie, meron silang Johnny na Uranus dito na pwedeng tanke-tanke yung Lord. Wag lang nilang gagawing idikit ang Lord sa base nila dahil kung hindi baka pa sila ang marekta dito. Siguro nakadepende yun for the Farsa. Kung babaka pa nila yung Sanctuary Lord, tas magkaroon ng space kasi Feather Airstrike ang laki ng space nun, 'di ba? Kunyari gusto mag-engage yung ng Lord. Tapos lalaban sila. Pag nag-Feather Airstrike, magsisikalasa naman 'yan eh. Tas yun na yung pagkakataon para lumabas yung Dragon. Yun. Para matapos yung laro, para matapos umapatay na agad nila si YSS kasi pag napatay nila yun, tapos na ang boxing. Katulad sinabi ko, ito na yung ginagawa nila. Yung technique na yun, inauna na nga si YSS doon, mga kaibigan, nakauwi pa rin, pero yung Sanctuary Lord buhay pa, mga kaibigan, in a 1-0 agad nang naibigay, mukhang matatower lock na yung tropa ng NXP. Sigurado na yan pagka ganyan. Tama ka dyan, Kuya Irv, and for that base, naging nabasag dito. Based din kagad. Sabi ko tulad din ng sinabi ko din doon, that might be the final push din for MLA. At tulad din sinabi ni Irv doon na nakadepende rin nga naman sa Farsa ang pagiging opensa nila, ang pag-opensa ng NXP. Kasi kung ano ngayon nangyari? Kung ano sinabi ko, yun nangyari. Oo, yun nangyari. Yun din talaga yung yun ang pinaka-best option. Pinaka-best option kasi yun na hindi nila kumbaga hindi sila makakapalag. Mm-hmm. Kasi isipin mo, may Dragon, tapos may Feather Airstrike. Anong gagawin mo?
Diba? Tapos meron pang Bruno. Tapos may thumbs pa, may grok pa. So may hirap nga naman para sa kanila makabawi dun sa ganung sitwasyon, sa ganung pwestuhan. Exactly, Kuya Irv. So pretty much that's it, mga best of four for our game number one. What a beautiful performance for this NXP na. Oh, si Yolo nagpapakita na may asim pa, mga best.